change in England or Wales since they were sentenced to 8 years, the maximum for a juvenile receiving life imprisonment, and became the youngest convicted murderer in modern British history. Nakita na niyo, mga gonggong kayo, na mga dilawa. Kahit nga pala doon sa England, tapos itong si Kikoy, ginawang 50. And Mark, 1,000 na, kaya pwede na tayo mag-start. Ayaw nga pala, ano, butit sinabi mo. Ganito po, ano, before we continue sa ating topic ngayong umaga, yung mga, ano, mga nag-order sa amin ng Firmax at Automax, ito po, before po kayo na makipag-transact, ito, you're live. Daddy, you're live. Hello po, mga kababayan. Naglipat kami ng ano, ng tawag doon, internet connection, eh naputol tayo. So we continue, pero hindi man na nag-freeze lang, pero yung internet connection natin, pinalitan natin, mga kababayan. Pasensya na po kayo kasi ganun talaga. Umina yung internet wifi natin. So from 1,000, syempre, butit may 340 pang natitira. Mabalik ito mo. Anyway, so ngayon, mga kababayan, before pang uminit yung ulo natin sa before pang uminit yung ulo natin dahil sa connection, simulan na natin yung ating topic. So unahin natin itong pagtabla ng ating pangulo. Tama 'yon. O ngayon, Laila de Lima, asa na 'yung mga barkada mong senador na salot na tulad mo? Sina Senator Patrick Leche. Aulihi pala. Lehing Leche ng Vermont at saka baliktad yata. Tama, si Patrick Leahy, Senator ng Vermont, tapos si Dick Durbin ng Illinois. Asan na itong mga hinayupak na kakampi mo? Bawal din sila rito. Amanos lang. Ngayon, may right yung Pilipinas? May right, mga kababayan. The same rights being exercised. Yun ang sabi ninyo eh. Na yung mga American senators has the right. Pues, kung yung mga American senators has the right to pass a resolution and bar Philippine officials involved dito sa pagpakulong kay Laila de Lima, mga kababayan, then the Philippine government has all the right to bar as well the two senators and require American citizens na kumuha na kayo ng visa, hindi tulad ng visa-free privilege na binibigay sa inyo ng Philippine government sa mahabang panahon. O di ngayon, amanos tayo. Matagal na ito dapat ginagawa ng ating pamahalaan kasi lumalabas, mga kababayan, hindi patas, hindi fair. Mga privilege animal, hindi animal, demons pala. Mga privilege animal, mga kababayan, itong mga Amerikano. Kapag sila, mga kababayan, ang bibisita sa Pilipinas, if it will not exceed 30 days, visa free. Pero tayo na mga Filipino, second class citizen of the world, we are not privileged to have a free visa for 30 days visit sa Amerika. Bala ka sa buhay mo kung kaya mong ipasa ang requirement, then you can enter the American soil. But if not, hindi ka pwedeng pumunta ng Amerika. So ngayon, amanos tayo, mga Amerikano,
Damay pati yung pastor namin. Hello, Pastor Balingcourt. Pasensya na, Pastor Balingcourt. You are, you know, barred from entering, re-entering this country. You stay here for almost 30 years as a pastor to our Filipino friends. Then, as you decided to visit Legazpi, as you decide to visit Legazpi in the near future, and the relatives of your wife, taga saan nga yun, mami? Leyte ba yun? Bisaya? Roblon? You need to, ano, to, tawag doon? To apply! Tapos, pati si pastor, ano? You need to apply for a visa to re-enter in our country and visit us here. And if you wish, you tell your senators there to be very, very careful in meddling in our international internal affairs. That they have to focus on your own country, and problems of this country, the Philippines, are none of your business, American officials. Yun ang mensahe namin, mga Amerikano. Damay pati si, ano, damay si, di ba, a dual citizen yon, si Barkadang Kwan Mami, Edwin Bandola. You see? Ibalik ko dali sa connection. Okay na? Oo. Sige. Madali lang po, ah. Sandali lang po, ah. You're live. Pasensya na po kayo, ah. Nag-change battery ulit kami. So, naintindan ninyo, ano? Dick Durbin, Senator Dick Durbin ng Amerika, and Patrick Leahy. Hindi lang kayo, we can do it also. You bar our official, then we will ban you as well. Amanos na tayo. Di ba? O ngayon, anong reklamo ninyo, mga dilawan? Mali yung ginawa ng ating pamahalaan. Tama, sabi ni Carpa. Sabi ni former Justice Carpa, it is the right. It is within the international law. Ay, basahin ko po sa inyo. Kano naman pala, tama yung ating posisyon, mga kababayan. In fact, yung aking sinabi last broadcast natin, i-declare lang na persona non grata. But, mga kababayan, yung naging desisyon ng Palacio Malacañang, mas maganda. The President, mga kababayan, the Palace has ordered the immigration to bar the two senators from entering this country. Ano kayo ngayon? Asa na yun? Ipakita ko po sa inyo yung statement ni Carpa. Bakit kasi pag hinahanap, hindi ko makuha? Nasa timeline mo. Nasa timeline ko yun? Yep. Sabi ni Carpa, tingnan mo nga, kuya. Ito po. Nakuha ko na. Kaya lang may reflection po sa langit. Sabi ni Antonio Carpio, retired Supreme Court Justice,
That's the right of every state. So if the US Congress, for whatever reason, decides to bar certain individuals or aliens from entering their country, that's the right. Nobody can complain. Adiwaw. So, sabi niya mga kababayan, we can also bar anyone who is not a Filipino from entering our country and nobody can complain. So that's the principle in international law. O ganun pala naman. O galing na sa inyong mga dilawan. Matapos yung statement na yon, mga kababayan ni Carpio, nag-announce si Panelo, presidential spokesperson. Sabi ni Panelo, the president is immediately ordering the Bureau of Immigration to deny U.S. Senators Dick Durbin and Patrick Leahy the imperious, uninformed, and gullible American legislators who introduced subject provision in the U.S. 2020 budget entry to the Philippines. Ang hindi ko lang gusto dito kay Panelo, sabagay, ganun talaga sa politics eh. Ina-assume niya, uninformed si Durbin at si Leahy. Hindi po uninformed sila. Well-informed. Of lies? Of course, they know that these are lies. Sabi ko sa inyo, ako hindi naniniwala na ang mga taong itong Amerikanong gagong ito, uninformed sila. They're so informed, well-informed. Ang totoo niyan, mga kababayan, purposely ginagawa nila to violate our, to disrespect our laws, national laws, because they want to promote their power, their global influence. They as agents of the New World Order, they're the globalists. They want to establish to the whole world that they are the authority, that no one could oppose them. They are just demonstrating to the whole world the global authority of these agents of the New World Order. Na sila yung dapat nasusunod, sila yung magdidikta, sila yung magsasabi kung ito'y dapat gawin o ito'y hindi dapat gawin. Wala silang pakialam sa mga national laws ng bawat bansa, basta sila na ang king of the world. They're the emperors, the powers that be. Pero ito si Panelo, sinasabi niya na uninformed, kaya ay so be it, kumbaga yan yung gusto ni Panelo, uninformed daw. Should a ban from entry into US territory be enforced against Philippine officials involved in or by reason of Senator De Lima's lawful imprisonment, this government will require all Americans intending to come to the Philippines to apply and secure a visa before they can enter Philippine territory. Bleh. Sasabihin nila, ni ano naman na niya? Hindi kami pupunta diyan sa Pilipinas. Anong pakindi namin? Hindi din kami diyan pupunta sa Amerika. Anyway, yung mga bawal, yung mga involved daw doon sa ano, involved daw doon sa pagpakulong, wrongful. Sino sa inyo nagsabing wrongful? Kayong mga Amerikanong senador, kayong dalawang gagong Amerikanong senador? Kayo? Pag sinabi na ba ninyo na wrong na? For your information, American senators, even the Supreme Court of this country has declared that the arrest of De Lima was constitutional. So you are more than our Supreme Court. Because you are the senators of America, you belong to the Democrat Party, then you should be respected. Your statement is more than the decision of our Supreme Court. You are like the Emperor of Rome. Na pag sinabi nila, should be recognized by the whole world as
law. Pag sinabi ng emperador ng Roma noon, wag ngayon, mga American senators, will never respect your statement. Baka gusto mong pumunta rito at pasakayin ka namin doon sa bagong PNR coaches namin na pinagbabato. Gusto mo? Pasakayin ka namin doon, pero we will inform doon sa mga nambabato na. Mga walang yang itong mga nambabato ng coaches ng PNR, kabago-bagong mga coaches, pinagbabasag ninyo. Pero okay lang ngayon. We will invite the two American senators. Pasakayin natin dito sa bagong coaches ng PNR papuntang Bicol. Then, naya natin pagbabatuin ng mga tarantadong nandyan sa malapit sa PNR. Ayun lang yung mga tao ito. O ngayon, wala na kayong argumento, mga dilawan. Sa naging aksyon, mga kababayan ng palasyo, to bar as well the two senators. Ang nagsabi, kalyado ninyo si Carpa. Bakit niya? Bakit niya ganun ang ginawa ng palasyo? Ah, binawal din sa dalawang senador. Maling-malian niya nga, sabi ni Pilo Hellboy. Oy, Pilo Hellboy. Lang yung kalbong to. Bumalik ka na nga doon sa inidor mo. The most stupid daw na ginawa. Anong stupid? Kayo yung stupido? O ngayon, yung mga laging may reklamo in accusing this government na trota ng mga kano. Ay, nakita kong nasulat sa yun sa Facebook. Amerikano, trota ng mga kano. Karato lang, protest. Amerika, tuta ng mga kano. O, di ba? Ano? Ngayon, kayo magsisigaw ng tuta ng mga kano. O, sino ngayon ang tuta ng kano? Si President Digong. Kayo itong tuta ng mga kano. Wala kayo pinasabi ngayon. Now, this country, the president standing up against the giant, the most powerful country in the world. O, asan kayo ngayon? Bakit wala kayong sinasabi? Tama, mga kababayan, yung mga sinasabi natin at ng mga supporters ng ating Pangulo. Mapalad ang ating bansa ngayon na we have the president as our leader. This is the first time in history that Filipino leader ay tumayo, mga kababayan, nanindigan to defend our integrity as a country, a sovereign nation, mga kababayan. Kaya kayo mga tarantadong senador ng Amerika, hindi na kayo pwede rito. Lifetime. Sabagay, mga matatanda na kayo, mga senador. Mga ulyanin na kasi kayo eh. Di kayo dito sa amin uobra. Yung dugong bayani ng mga Maharlikan Sinoferians, ngayon ay buhay na buhay. We will defend this nation against your abuses and excesses. Tama, mga American senators? Bawal na rin dito sa amin kasi iyan ang pumirma. Si Trump, bawal na rin dito sa amin. Di ka imbitado. And I think the president is, tawag doon? Di ba imbitado ninyo yung aming Pangulo? O baka hindi na rin pumunta dyan sa Amerika. Anyway, may barkada na kaming bago. Russia, barkada na namin.
China, barkada na namin, and all the enemies of America, doon kami makikibarkada. Ganun lang naman eh. Bahala din kayo. Di ba? Sabi ko sa inyo eh. Kayo yung may interes sa amin. Huwag kayo mga kababayan maniniwala na yung mga Filipino will not survive if we will be abandoned by America. We will survive. This country, mga kababayan, is the land of promise. This country, the land of fear, where humanity originates. This is the land of creation, the land of gold. And that's the reason why these people, mga kababayan, the Americans, the Europeans, the powerful nations of the world are all interested in our country. Kasi kung wala silang papakinabangan dito, bakit ipinagsisiksikan ninyo ang buhay ninyo sa amin? Sige nga mga Amerikano. This country is a very tiny nation. I-compared ninyo sa lawak ng inyong sakop. The United States of America, for example, is the fourth largest country in the world. Question. You are the fourth largest country in the world. Largest in economy, number one. And militarily, you are the mightiest of all. Bakit kailangan ninyo kami? Yun ang tanong. Bakit ninyo kami kailangan? Ba't kayo pumupunta rito sa amin? Alam namin ang intensyon ninyo. Kasi ang aming bansa po is the land of fear, the land of gold. Your gold is our gold. The gold of Marcos na inagaw ninyo, that was the gold of Solomon. The Maharlikan gold, nandyan sa inyo. Why your economy is so vibrant? Ang kapital ninyong gold during the time of Reagan, nakita ko yung pirma eh. Inintrust lang sa inyo ng aming napakagaling na Pangulong Marcos. Inintrust lang sa inyo. In the gold of the World Bank and IMF na pinapautang ninyo sa buong mundo, pati kami pinapautang ninyo mga tarantado, kayo amin yan, kayo ang dapat mangutang sa amin because we have all the gold. Binaliktad ninyo, ginawa ninyong mga gago yung mga Filipino. Nakipagsabuatan kayo dito sa mga oligarchs naming mga ganid. Then, kami na yung pinatubuan ninyo, kundi kayo mga tarantado. And now you want to dictate on us in this country. Hindi kami papayag. Di kayo dito pwedeng pumasok, magkakamatayan na tayo. We will stand as warriors of the Maharlikan Empire as we revive our nation, the land of fear, mga kababayan. Kaya kayong mga gonggong na Amerikanong senador, try ninyong pumunta rito para tingnan natin kung ano mangyari sa inyo. Dudumugin namin kayo, tapos itatapon namin kayo sa loob ng PNR coaches. Tapos invite namin yung mga mambabato. One, 1,100 na yung nanonood sa atin. Bumalik yung mga nanonood.